Isang oras ang nakalipas. Pumasok si Missy sa silid ng anak. Nakita niyang nakaupo ito sa kama habang nakatingin sa hawak nito na picture. Tila hindi siya nito naramdaman dahil nakafocus ang atensyon nito sa picture. Dahan-dahan siyang lumapit at sinilip mula sa likuran ng anak kung anong picture ang tinitignan nito at kung sino nga kaya ito at ganoon na lang ang focus ng kanyang anak. Parang piniga ang kanyang dibdib nang makita niya ang larawan nilang tatlo na kung hindi siya nagkakamali ay stolen shot na kinuha nito nung nasa airport sila at hinahabol ni Caleb. Sa larawan ay napaka-intimate ng pagkakadikit ng katawan nila ni Caleb habang karga naman niya si Sean at nakatingin naman ito sa ama. Hindi siya magtataka kung bakit mayroong kopya itong anak niya. Nakakalat na sa pahayagan ng tungkol sa nangyari sa kanila ni Caleb sa airport noon. May posibilidad na doon kinuha ng kanyang anak ang picture nilang tatlo. Nagpakawala siya ng malalim na hangin nang marinig ang pagsinghot ni Sean. Umiiyak ang anak niya. Umupo siya sa kama at tinabihan ito. Mabilis namang itinago ng bata ang picture upang hindi niya makita sa baypahid ng luha. "You don't need to hide that. I've seen it." Wika niya. Bumagsak ang luha ni Sean. "I'm sorry, Mom. Hindi ko lang kasi maiwasan maingit sa mga batang katulad ko. They have a complete family." Niyakap niya ang anak. "Patawarin mo rin ako, anak. Alam kong gustong-gusto mong magkaroon ng kompletong pamilya. Hindi ka dapat nadamay sa gulo namin ng daddy mo." Pinahid niya ang luha ng anak at tinitigan ito. "Bakit? Gusto mo na ba ngayon ng daddy Caleb mo?" Bahagyang tumango si Sean. Ganon din ang mabilis na pag-iling. Bahagyang umiti si Missy dahil sa reaksyon ng anak niya. Alam niyang nahati na ngayon ang nararamdaman nito. "I despise him. He told me how much he loves you. That you are the only one who has truly owned his heart. Even though he has been with countless women. He even said that he was glad I was alive. Yet everything he said was a lie. I loathe him to the core." Namumula ang pisngi nito sa galit habang umiiyak. Hindi alam ni Missy kung anong isasagot sa anak niya. Kung bakit pa kasi maraming sinabi si Caleb sa anak niya, gayong hindi naman ito kayang panindigan. Ipinilig niya ang ulo. Ayaw niyang iisipin na may pag-asa pang magkabalikan sila ni Caleb dahil masyadong maraming nangyari sa kanilang dalawa. Ang nangyari sa kanilang dalawa ay bahagi na lang ng nakaraan. Nag-isip na lang niya na ibahin ang usapan upang matigil ang pag-iyak ng kanyang anak. "Sean, my little monster, birthday mo na sa susunod na araw. Saan mo gusto mag-celebrate ng birthday mo? Ano ang gusto mo?" "Let's just celebrate here at home. I want to have a masquerade party with homeless kids." "You mean, yung mga bata na lagi mong pinupuntahan sa Kids Home Charity?" Pagkumpirma niya sa anak. Sumilay ang kasiyahan sa mukha ni Sean. "Yes, Mom. Masaya ako kapag nandyan sila sa birthday ko." Ginulo ni Missy ang buhok ng anak. Natuwa siya sa pagiging busilak ng puso nito. Alam niyang mas mag-e-enjoy ito kung kasama ang mga batang lagi nilang pinupuntahan sa Kids Home Charity upang mamigay ng pagkain tuwing Linggo. "Sure, anak. Pupunta tayo sa Kids Home Charity mamaya para ibalita sa kanila ang plano mo." "Yay! Thank you, Mommy!" Tumalon-talon nito bigla sa kama. Mamaya'y huminto nang may maalala. "Mommy, may mascot ba sa birthday ko?" "Of course, anak. Hindi yun pwedeng kalimutan ni Mommy." Taon-taon ay laging may mascot ang anak niya sa tuwing sasapit ang kaarawan nito. Mahilig ito sa Jurassic Park movie. Kaya naman nung last birthday nito, Tyrannosaurus ang mascot na pinili niya. Ngayon naman, naisip niyang Gigantosaurus ang ihard na mascot para hindi nito maramdaman ang lungkot na wala na naman ang ama sa araw ng birthday nito. Sean Mavis 6th birthday. Napaigtad si Caleb nang magbe-rate ang phone niya sa bulsa ng kanyang pantalon. Hirap na hirap pa siyang kunin iyon upang sagutin. Alam niyang si Robin ang tumatawag dahil inutusan nito ng magmanman sa loob. "Robin, anong balita?" Halatang nahihirapan siyang magsalita. "Boss." Nabibingi si Robin, hindi maintindihan ang boses ni Caleb. "Shit." Napamura si Caleb.
Hinubad niya ang kalahati ng suot niya upang magkaintindihan sila. Kumusta ang pagmanmanin niyo sa loob? Mga tauhan ko lang pinapasok ko sa loob ng venue, boss. Alam mo naman, kilala ko ni Ma'am Missy. Baka mamaya masisira pa ang kung anong pinaplano mo kapag nakita niya ako. Mayroon ba silang nakita ng mga tauhan ni Glee sa loob? Tanong niya habang nakatingin sa oras. Inaabangan niya ang oras na pwede na siyang pumasok. May mga kahinahinala silang nakita ngunit kasalukuyan pa nilang minamanmanan ngayon. Sigurado. Gaganto? Tumigil sa pagsasalita si Caleb nang marinig ang mga katok sa pinto kasabay ng pagtawag sa pangalan ni Gaganto. Mabilis niya ang pinatay ang cellphone at pinasok sa bulsa. Muli niyang isinuot ang pang-itaas na parte ng suot niyang mascot. Hindi alam ni Missy na siya ang tao na nasa loob ng Gigantosaurus na mascot. Nakakatawa ngunit ginawa niya ang mahalaga ay kasama niya ang kanyang anak sa kaarawan nito. Matapos ayusin ang sarili, pumunta siya sa pintuan at binuksan ito. Ang matamis na ngiti ni Missy ang bumungad sa kanya. Giganto, are you ready? The program is about to start. He growls and roars, a sign that he is ready. Natuwa naman si Missy dahil sa ginawa niya. Okay, within 3 minutes, you must come out to surprise my son. Keep him from remembering his father. Kung nakikita lang ni Missy kung paano nagkasalubungan ang dalawang kilay niya sa loob ng suot niyang mascot dahil sa sinabi nito. Sino ba namang ama ang may gustong kalimutan siya ng kanyang anak? Kung alam lang ng matigas niyang asawa na dinoble niya ang bayad sa totoong mascot para lang siyang pumalit sa bagong Gigantosaurus mascot ngayong araw. Sasabihin pa kaya nito na kalimutan siya ng anak? Ang sarap na talagang parusahan ang labi ng asawa niya. Sumusobra na yata ito sa pagdi-discourage sa anak niya na lumapit ang loob sa kanya. Giganto, can I count on you? Nakabalik siya sa sarili nang hinawakan siya nito. Rawr. He growled once more bilang sagot, para siyang ewan sa pinagagagawa niya. That's my boy. Okay, see you there. Tinalikuran na siya nito. Saka pa lang niya pinakawala ng hangin na kanina pa naiipon sa loob ng dibdib niya. Ang hirap ng sitwasyon niya ngayon. Ngunit part ito ng pagtitiis niya para lang makabawi sa kanyang pamilya. After 3 minutes, lumabas na siya sa silid na pinagtataguan niya. Sakto naman na bumangga sa kanya si Robin dahil nakafocus ang atensyon nito sa cellphone. Kitang-kita pa niya ang pagiging balisa nito sa takot na baka makita ni Missy. Robin! Pabulong na tawag niya sa takot na baka marinig siyang nagsasalita. Nalilito naman si Robin na palingalinga at hinahanap kung sino ang tumatawag. Ano ba, Robin? Muling tawag niya. Lalo lamang itong naguluhan. Sa inis niya ay lumapit siya rito at sinipa ito sa paa gamit ang costume niyang Gigantosaurus na suot niya. Muntik pa itong mapatid. Nagtataka itong tinignan siya mula ulo hanggang paa. Robin, ano? Kumusta ang pagmamanman niyo? Pabulong niyang tanong dahil nasa tabi na siya nito. Boss? Nanlalaki ang mga mata nito habang nakatingala sa kanya. I'm asking you, inuubos mo ang oras ko. Naiinis na siya sa reaksyon nito. Is that you, boss? Tuwang-tawa ito sa itsura niya, kaya lalo siyang napamura. Shit! Nagseryoso si Robin nang marinig ang pagmura ng boss niya. Sorry, boss. Hindi ko lang kasi maiwasan na hindi tumawa. Ano ba kasi ang pumasok sa utak mo, boss? At nagsuot ka ng anong klaseng hayop ka nga, boss? Dinosaurs? Ah, alam ko na. Ikaw pala ang kalaban ni Tyrannosaurus, si Gigantosaurus sa Jurassic Park. Hanip! Naubusan ka na ba ng pera at pati pagiging mascot, inaplayan mo na rin? Nakakatakot na yan. Parang gustong sipain ulit ni Caleb ang alalay niya sa pangiinsulto nito. Ngunit lumayo ito ng bahagya sa kanya. Dahil mabigat ang suot niyang costume, umikot na lamang siya at hinampas ng kanyang buntot ang katawan nito. Napangiwi naman ito sa ginawa niya. Dahil wala na siyang oras, ay tinalikuran na niya ito. Mabilis namang hinabol ni Robin ang boss. Boss, sandali. Ang mga tauhan ni Glee nasa loob. Narinig siya ng tauhan natin. Na ngayon nila isasakatuparan ng pagkuha kay Sean. Shit,
Dapat maging alisto kayo. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa anak ko. Mabilis na siyang tumalikod upang protektahan ang anak niya. Kailangan mapanatili niya itong nasa tabi niya hanggang sa matapos ang selebrasyon. Wow! Giganto! Bulanas ni Sean ang makita ang malaking Gigantosaurus na pumasok sa bulwagan. Kasalukuyan siyang napapalibutan ng mga homeless kids habang kumakanta ng happy birthday sa kanya. Ngunit saglit lang nakalimutan ng lahat nang makita si Giganto. Alam niyang ito na ang sorpresa ng mommy niya. Pati mga bata hindi na natapos ang pagkanta dahil nalulula sila sa Gigantosaurus na kanilang nakikita. Giganto! Tuwang-tuwa na tumakbo si Sean kay Giganto. Sa sobrang laki ng isa sa paborito niyang karakter sa Jurassic Park, nagtiis lamang siya na yakapin ang paa nito. Ngunit si Caleb, na nagtatago sa loob ng katawan ni Giganto, ay hindi nakatiis. Kinarga niya ang lahat, dahilan upang magulat ang lahat lalo na ang mga bata. Upang maiwasan na magduda sa kanya si Missy, agad niyang pinindot ang hawak niyang remote control upang palabasin ang personal niyang regalo para sa kanyang anak. Happy birthday, Sean! Bati ng isang robot. Binalingan ni Sean kung sino ang bumati sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang Moxie version na AI robot. Kumakaway ito sa kanya. Natutuwang bumaba siya kay Giganto at lumapit sa robot. Nakipag-shake hands siya rito habang ang mga bata ay bakas ang paghanga sa kanilang mga mata. Nakakaingit naman si Sean. Hindi lang si Giganto ang iniregalo ng mommy niya. Pati robot na rin na kasing tangkad ni Sean. Niregalo din ito. Si Giganto lang ang sorpresa ng mommy niya. Ngunit ang robot mukhang galing sa daddy niya. Sabat naman ng isang bata. Ano? Galing sa daddy niya? Di ba sabi niyo noon sa atin wala siyang daddy? Nagtaka na sumingit ang isang bata. Malay natin, nanggaling pala sa tito Miko niya. Sabat naman ng isa. Posible dahil sobrang yaman nun. Ang sabihin mo, ang swerte natin dahil naging kaibigan natin siya. Maliban sa sobrang bait niya, sobrang yaman pa. Si Missy nakasalukuyang huminto sa paglalakad. Nang marinig ang pag-uusap ng mga bata, ay napatingin siya sa gawin ni Sean. Kausap nito ang robot na kasing taas lang nito. Napakunot ang noon niya. Wala siyang naaalala na bumili siya ng robot bilang panregalo sa anak niya. Tanging si Giganto lamang ang sorpresa niya. Sumang-ayon na lamang siya sa usap-usapan ng mga bata na baka nanggaling ang regalo sa kambal niyang si Miko. Tatawagan na lamang niya ito upang personal na makapagpasalamat dahil hindi nito nakalimutan ang birthday ng kanyang anak. Sinabi na nito kahapon na hindi makakapunta dahil makipagkita raw ito sa kaibigang si Tyler. Do you like me as a gift? I can help you do your homework. I can be your big brother or a friend. You can tell me your problem too. I'm good at keeping secrets. Pagbibida ng robot sa harap ni Sean. Wow! Really? Malapad ang ngiti ni Sean habang nagtatanong. Hindi na siya magiging malungkot na wala siyang kapatid dahil mayroon na siyang smart robot na laging kasama. Of course, try me. Sagot din ng robot. Excited naman si Sean na nagtanong. What is my mother's name? Missy Valdelion Wilson. Ngiti-ngiti si Caleb sa naging sagot ng robot sa anak niya. Ngunit si Sean ay natigilan. Maya'y itinama ang sinabi ng robot. No, you're wrong. My mother's name is Missy Valdelion. Umiling ang robot. But she is still married to Caleb Wilson. It means her true name is Missy Valdelion Wilson. Nag-cross arm si Sean habang salubong ang dalawang kilay. Mukhang hindi sila magkakasundo ng robot na ito. Planong talikuran na niya ito nang lumapit si Giganto kasama ng mga bata. Muling natuwa si Sean at nagpakarga kay Giganto. Mommy, picture tayo kasama si Giganto. Tawag niya sa anak na kasulukuyang abala sa mga bisita. Mabilis namang nag-excuse si Missy sa mga kausap at lumapit sa anak. Pinagbigyan niya ang request nito. Pumosisyon naman ang mga photographer na hinar niya para mag-cover sa kaarawan ng anak niya. Nagulat pa siya nang bigla siyang inakbayan ni Giganto habang kanya-kanyang poise sila sa camera. Kaya ang kuha ng camera
nakatingin siya kay Giganto, samantalang ang dalawa ay nakatingin sa kamera. Tinanggal niya ang kamay ni Giganto. Hindi niya maintindihan kung bakit ibang naaramdaman niya nang akbayan siya nito. Muli niyang pinaulit ang pagkuha, kaya nagwaki ulit sila. Mommy, ang likot mo! Saway ng anak niya, dahilan upang tumingin siya sa kamera. This time, nakahawak naman si Giganto sa baywang niya. What are you doing? Inis niyang tanong sa mascot at tinabig ang kamay nito. Urgh. Ngunit nag-roar lamang si Giganto sa harap niya at nagpanggap na walang ginagawang masama. Mom, why? Takang tanong naman ni Sean nang makita na parang gusto nang suntukin ang kanyang inang mascot niya. No son, nothing. Sagot ni Missy. Naisip niyang mamaya na lang niya sabunin nitong mascot na kinuha niya dahil sa pinagagawa nito. Kailan pa ito naging intimate sa kanya? Kilala na niya kung sino ang mascot na ito dahil taon-taon ito ang kinokontak niya upang maging mascot para sa kaarawan ng anak niya. Lagi naman silang nagpipicture, ngunit kakaibang mascot na ito ngayon. Kung umakto, ay parang hindi na nahiya sa kanya. Babalikan ko muna mga bisita. Have fun with Giganto. Tinaasan niya ng kilay si Giganto bilang pagbabanta. Mamaya'y makakatikim ito sa kanya. Pumunta muna siya sa kusina upang kausapin ang kuya niya. Mabuti rito at hindi masyadong maingay. Magkakaintindihan sila ng kambal. Kuya, salamat pala sa pinadala mong regalo sa anak ko. Mabuting naisip mong iregalo ang ganun. Nakangiti niyang wika sa telepono. Bakit? Dumating na ba riyan ang regalo ko? Ang bilis naman. Kakaalis lang ni Troya. Yes, kuya. Nandito na ang regalo. Tuwang-tuwa nga ang anak ko habang kausap ang smart robot na niregalo mo. Nakangiting sagot niya. Wait, robot, sabi mo? Takang tanong ni Miko. Oo, kuya. Bakit? Hindi ba yun ang niregalo mo? Hindi. What? Kung ganun, kanino galing ang robot? Takang tanong ni Missy. Hindi niya alam kung dapat ba siyang kabahan. May nagregalo sa anak niya, tapos hindi man lang niya alam kung kanino. Sige kuya, putulin ko na muna ang tawagan natin. Babalikan ko lang si Mavi sa loob. Larong lumakas ang kaba niya. Akmang papasok na siya sa loob, nang biglang bumaha ang mga bisita habang tumatakbo ang mga ito palabas. Kasunod nito ay ang mga putukan ng baril. Diyos ko! Mavi! Sigaw niya at mabilis na pumasok sa loob. Hindi niya halos mahanap ang anak niya dahil sa nagkakagulo na ang lahat sa kagustuhang iligtas ang sarili. What happened? Kinakabahan niyang tanong sa mga nakakasalubong niyang lalaki. There are armed men inside. They want to get your son. Sagot nito at mabilis na tumakbo palabas. What? Dahil sa narinig ay taranta siyang tumakbo at hinanap ang anak. Alam niyang matalino ang anak niya sa mga ganitong pagkakataon dahil sumailalim ito sa training ng Kuya Miko niya. Gayunpaman ay hindi dapat siya makampante dahil 6 years old pa lang ang anak niya, for Pete's sake. Daddy! Mavi! Sigaw ni Missy nang marinig ang boses ng anak niya. Ngunit bakit ang daddy nito ang tinatawag at hindi siya? Baka hindi si Sean ang narinig niya, kundi ibang bata na kaboses lang ng anak niya. Baka nagkataon na napahiwalay sa daddy nito. Lalo lamang siyang napaiyak dahil sa kanyang naiisip. Mas gusto niyang isipin na si Mavi iyon kahit pa hindi siya ang tinawag nito. Mabilis siyang tumakbo papasok sa secret room sa pagbabakas sakali na doon nagtago ang anak niya as usual nitong ginagawa. Nakapagtago nga kaya si Mavi o nakuha na ito ng mga armado? Nasaan kaya si Kalev?